Kumusta mga brad? Kilalanin natin si David na hari ng Israel. Alamin natin ang buhay niya bago siya italaga bilang hari ng mga Israelita. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Haring David ay naging makapangyarihang hari ng Israel. Matapos niya matalo at mapaslang ang higanting si Goliath, napangunahing mandirigma ng hukbo ng mga Filisteo. Pero sino nga ba si David bago siya piliin na maging hari? Pero bago yan, pag-usapan muna natin si Haring Saul. Actually, ang kauna-unahang hari ng Israel ay si Haring Saul na traditionally iniluklok mga noong late 11th century BC. Si Haring Saul ay galing sa lipi ng Benjamin na isa sa 12 tribes ng Israel. Kung matatandaan sa nauna kong video, ang 12 tribes ng Israel ay mula sa 12 anak ni Jacob at kabilang dito si Benjamin na bunsong anak at ang pang-apat na anak na si Judah na pinagmulan naman ng lipi ni Haring David. Makisig itong si Saul at pinakamatangkad na lalaki sa Israel sa panahon niya. Pinahiran siya ng langis ni Propeta Samuel na tinatawag na anointing. Tulad ng sinabi ko sa last video, ang anointing ay isang ceremonial blessing na isinasagawa sa pagtatalaga sa isang hari. Nang maging hari si Saul, nakalaban niya ang lahat ng mga kaaway sa magkabi-kabilang panig. Ito'y ang mga Moabita, Amunita, Edomita, Subita at mga Filisteo. 30 years old si Saul nang maging hari ng Israel. Pero bakit 2 taon lang siya naging hari dito? Ang unang naging sablay ni Saul ay noong unang hinarap nilang mga Filisteo. So ganito ang nangyari. Pumili si Haring Saul ng 3,000 tauan. Hinati niya ito. Yung 2,000 sinama niya sa Bethel, habang ang 1,000 ay pinasama sa anak niyang si Jonathan. E etong grupo ni Jonathan mabangis. Nasakop nila ang isa sa kampo ng Filisteo sa Gibeah. Nang napag-alaman nila itong lahat, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang may paglaban. Eh syempre nabalitaan din ng mga Filisteo na sinakop ang isang kampo nila. Kaya naganda ng resback itong mga Filisteo. Ilan nga uli yung mandirigma ni Saul? 3,000. Sabihin nating nadagdagan. Eh ang Filisteo tinipon ng 30,000 na karuwahin nila at 6,000 na kawal na nakakabayo at parang buhangin sila sa dagat na naglalakad para harapin ang mga Israelita. Nagkampo ang mga ito sa Mikmas. Nang makita ng mga Israelita ang dami nito, ayun, nagkanya-kanyang tago sila sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba naman tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot. May mga kasama siya sa lugar na yun. Ang ibang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Kumbaga, imbis na harapin nila ang kalaban, ito siya nagtatago, nanginginig sa takot at nag-aalay na lang ng handog para daw sa kapayapaan. Nang madatnan siya ni Propeta Samuel, na bad trip sa kanya ito. Sabi sa kanya, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ng Diyos, ang sambayan mo sana maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Ang Diyos ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Makulit nga ito si Haring Saul eh. Biruin niyo, pinagbabawal niya na tumikim ng pagkain ng mga Israelita hanggat hindi nalilipol ang mga kaaway bago lumubog ang araw. Kaya hinang-hina tuloy ang mga Israelita. Ito pa ang isa na sablay ni Haring Saul. Nang kausapin siya ni Propeta Samuel na pinapasabi ng Diyos sa kanya na kailangan niyang lusubin ang Amalek at lipunin silang lahat. Kailangan wasaking lahat pati ang kanilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa na naroon, mapalalaki man o babae, mula sa pinakamatanda hanggang sanggol, maging ang kanilang baka, tupa, kamelyo at asno, lahat papaslangin. So yun na nga, nilusob na nina Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito. Nilipol ang lahat ng tao rito maliban lang sa hari nila na si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa,
at lahat ng matatabang hayop dun. Ang pinatay lang nila na hayop ay yung mga hindi napapakinabangan. Na bad trip na naman si Propeta Samuel. Dismayado ang Diyos at sinabi kay Samuel na nanghihinayang siya sa pagkapili niya kay Saul bilang hari dahil sa ginawa niyang pagtalikod at pagsuway sa mga utos. Kinabukasan, kinausap ni Propeta Samuel si Haring Saul at sinabi ang ginawa nitong pagsuway. Sagot ni Saul, sinunod naman daw niya ang Diyos. Nilipol niya naman daw ang mga Amalekita at binihag ang hari na si Agag. Tsaka, kaya naman daw niya kinuha yung mga hayop tulad ng mga tupa at baka para daw ihandog sa Diyos. Pero sabi ni Propeta Samuel sa kanya, hindi magugustuhan ng Diyos ang anumang handog dahil mas mabuti ang pagsunod sa Diyos kaysa sa kahit anong paghahandog. At ang pakikinig ay mas higit kaysa sa haing taba ng tupa. Sabi pa niya, ang pagsuway sa Diyos ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dahil tinakwil niya ang salita ng Diyos, itinakwil na rin siya bilang hari. Pinapunta ng Diyos si Propeta Samuel sa Bethlehem para katagpuin si Jesse at isa sa anak nito ang magiging susunod na hari kapalit ni Saul. Si Jesse ay mula sa lipi ni Juda. Inihanda ni Jesse ang kanyang mga anak. Ang unang nakita ni Propeta Samuel na anak ni Jesse ay si Eliab. Inakala niya na si Eliab na ang tinutukoy ng Diyos na pinili niya dahil sa tangkad nito at kakisigan. Pero sinabi ng Diyos kay Propeta Samuel, hindi si Eliab ang kanyang pinili dahil siya ay hindi tumitingin ng katulad sa paningin ng tao na sa panlabas tumitingin, kundi puso ang kanyang tinitingnan. Pagkatapos ni Eliab, tinawag ni Jesse ang isa pang anak nito na si Abinadab, pero hindi pa rin siya ang pinili. Tinawag ang isa pang anak na si Sama at inisa-isa ang pitong anak ni Jesse, pero wala sa kanila ang pinili para maging kapalit na hari ng Israel. Kaya tinanong ni Propeta Samuel si Jesse, sabi niya, meron ka pa bang anak na wala rito? Sagot ni Jesse, meron pa pong isa, ang bunso namin nagpapastol ng tupa. Kaya agad-agad pinag-utos ni Propeta Samuel na ipasundo itong bunso niyang anak at ang bunsong anak na ito ay si David. Si David ay makisig na binatilyo, malusog at magandang kanyang mga mata. Nang dumating si David, sinabi ng Diyos kay Propeta Samuel na siya na ang pinili niya. Kaya naman agad kinuha ni Propeta Samuel ang sungay na lalagyan ng langis at binuhusan niya ng langis si David sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos. Ito ang tanda na hinirang ng Diyos si David bilang hari ng Israel. Samantala, inalis naman ng Diyos ang kanyang Espiritu kay Saul at pinahintulutan na pahirapan ito ng masamang Espiritu. Sabi ng isa sa mga lingkod ni Saul, pinapahirapan po kayo ng masamang Espiritu. Kung gusto nyo po, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa para kapag pinahirapan kayo ng masamang Espiritu, patugtugin nyo lang siya para maaliw po kayo. Kaya sinabi ni Saul, sige, ihanap nyo ako. Isa sa mga lingkod na naroon, sinabi na si Jesse na taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Matapang din itong mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki at sumasakay niya ang Diyos. Nang ipatawag ito, si David pala na anak ni Jesse ang tinutukoy nito. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman ito ni Saul. Tuwing ginugulo si Saul ng masamang espiritu, tinutugtugan lang ni David ng alpa itong si Saul. Si Saul naman, naaaliw sa tugtog ni David, kaya umaalis naman ang masamang espiritu. Ngayon, dumating ang panahon na nagsama-sama ang hukbo ng Filisteo para lusubin ang Israel. Isa sa pangunahing mandirigma nito ay si Goliath. Ang kanyang taas ay halos nasa 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na maipaglaban sa kanya. Gawa sa tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Nagsisigaw si Goliath sa hanay ng mga Israelita na pumili ng isa na ilalaban sa kanya. Sabi ni Goliath, pag natalo siya, magpapaalipin silang lahat sa Israel. Pero pag siya naman ang nanalo, aalipinin nila ang lahat ng mga Israelita. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at nabalutan sila ng takot. Sa loob ng 40 days,
Umaga't hapon, hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Dumating ang araw na nagarap ang mga Israelita at Filisteo. Si David naman, kararating lang sa kampo, pero kakaalis lang ng hukbo ni Saul. Tumuloy si David sa lugar ng labanan para kamustahin ang tatlong kapatid. Habang nag-uusap, biglang tumayo itong si Goliath at hinamon uli ang mga Israelita at narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelita si Goliath, biglang nagtakbuhan ng mga ito dahil sa matinding takot. Sabi ni David kay Saul na hindi dapat sila masiraan ng loob dahil sa Filisteyong yun, at sinabi pa ni David na siya na lang ang lalaban sa kanya. Sagot ni Saul sa kanya, hindi mo kaya ang Filisteyong yun, batang-bata ka pa, samantalang siya'y mahusay na mandirigma na mula pa sa kanyang kabataan. Sagot ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag ginarap ako ng leon o oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filisteyong yun, sapagkat nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Sabi pa niya, iniligtas ako ng Diyos mula sa mababangis na leon at oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong yun. Kaya pinayagan siya ni Saul na lumaban. Pinasuot ang kanyang kasuotang pandigma kay David, tulad ng helmet at tansong pambalot sa katawan. Nang maisuot lahat ito ni David, halos hindi siya makalakad o ni makakbang man lang. Kaya sinabi ni David na hindi na niya susuotin ng mga yan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 maikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad na upang harapin si Goliath. Nang magharap na si David at Goliath, natawa at nilait ni Goliath tong si David dahil nakita niya na kabataan lang ito si David na may maamo lang na itsura. Pakutsa niyang tinanong kung aso ba ang kakalabanin niya dahil patpat lang ang dala nito. Ito ang sagot ni David kay Goliath, oo, meron kang dalang sibat at tabak, ngunit lalabanan kita sa pangalan ng makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na to, ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at may kita ng lahat ng narito na kayang magligtas ng Diyos kahit walang tabak at sibat. Sa Diyos ang laban ng ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nang papalapit na si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ng bato roon. Kaya si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak nito at pinugutan siya ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, humarurot ng takbo ang mga ito pero hinabol pa rin sila ng mga Israelita at pinaslang. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit inuwi niya ang mga sandata nito sa tolda. Nakita ni Saul ang ginawang pagsugod ni David kay Goliath, kaya pinatanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo na si Abner kung kaninong anak ang batang yun. Pero ang sagot sa kanya, hindi ko po alam kamahalan. Kaya ipinag-utos niya na tanungin kay David kung kaninong anak siya. Nang bumalik si David, agad siyang sinalubong ni Abner at sinamahan sa hari, dala pa rin ang ulo ni Goliath. Tinanong siya ni Saul, kaninong anak ka ba binata? Sumagot si David, anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem.